Okay. Ayan. Sige. Ito na. Nag-start na ng recording. Balik tayo dito. Nasa na ba yun? Okay. So, nabanggit ko nung umpisa yung tungkol sa definition ng Dharma, no? Ayan. Tapos pumunta na tayo sa four goals of life sa Hinduism. So, Hinduism, may sarili silang ano, yung mas malinaw na definition ng sa Dharma. So, ito yung una sa four goals of life. Ayan. Ito yung tinatawag na kama, which means pleasure. Okay, I don't know kung naaalala pa ninyo na binanggit ko sa inyo dati, siguro mga 2 weeks ago, yung tungkol sa Kama Sutra. Ayan. Yung ano yun eh, nung dekada na beta, I think 1995 or 1996, sumikat yung Kama Sutra. Ang ibig sabihin, ano yun eh, parang manual siya ng ano, ng mga sex positions. Ito, hindi sa kabastusan ha. Pag tinignan mo yun, bumili ka ng Kama Sutra, okay lang, hiram ka. Pag binuksan mo yun, iba't ibang position yun sa sex. Ganon sila katindi. Ganon sila katindi yung sa Hinduism. In fact, pagka tinignan mo yung mga statues na ginawa nila, may makikita ka minsan na talagang nagko-copulate yung mga ano tao. Pinapakita, minomostra kung ano yung mga sex positions na yun. Which is, ano, sabi ko nung una, sabi ko, bakit, ba't kailangan pa nila i-detalye yun? Ba't kailangan pa nila ilagay? Yung pala, bahagi pala yon ng kanilang, apat na layunin sa buhay nila, no? Yung tinatawag na pleasure. So, para sa kanila, hindi masama ang pleasure, no? In fact, yung Hindu's God of Love ay tinatawag na Kama. Ayan. So, from this name comes the famous and very ancient Hindu god. Ayan. So guys, yan. Kaya nagkaroon ng Kama Sutra. So the first one is Kama, which means pleasure. Next, Artha. Ayan. So simply put, Artha can be loosely translated as wealth and power. So yung isa ay pleasure, which is Kama. Ito naman, wealth and power. Kailangan, well, sa kanila pala, bahagi ng kanilang goal yun. No? Ano yun ha? Take note guys. Religion yun. No? Bahagi talaga ng religion nila. Pleasure. Hinduism to ha. Tapos artha. Wealth and power. Na kung titingnan mo, no? Kung ikukumpara mo sa sarili nating religion, which is Christianity. Parang iba, di ba? Parang mali. No? Kaya lang guys, nasabi ko nga sa inyo, hindi natin sila pwedeng sukatin sa... Ayan, may gamo-gamo. Okay. Hindi natin sila pwedeng sukatin sa paraan na sa panukat gamit ang Christianity. No? Kasi pagkati ginamit natin yung Christianity, kasabihin natin, eh teka, wala yan sa values namin. No? Hindi namin matatanggap yan. Eh kasi nga, ginamit mo yung ibang panukat. Pero pagkati tinignan mo yun, ginamit mo yung point of view ng isang Hindu. No? Kasabihin mo, ay, yung pala ang ano, pinag-aaralan. Tapos, okay pala. Di ba? Kapag... Kaya nga yung iba, ganito. Kaya nga iba, dahil hindi matanggap, no? Alimbawa, pinanganak sila, ang magulang nila ay kasapi ng Hinduism. Siyempre, wala ka naman choice, eh, no? Nasa India ka, alimbawa, ng time na yun, no? Even until now. Diba, pinanganak ka sa pamilya na Hinduism ang pinapractice na religion. Tapos, pumasok sa iyo yung idea na, ay, ito pa na yung four goals of life. Tapos, nasabi, eh, diba, parang ayoko naman yan. Diba? So, meron kang choice, no? Kung hindi na napopulyot yung utak mo, pwede ka magpalit ng reliyon. Lalong-lalo na sa panahon niya. Teka, i-add muna natin yan. Okay? Sino kaya ito? Ah, si De Lovino. Okay, tuloy ko na ito ha. Nasabihin nyo pag hindi nyo nakikita ha, kasi baka nagkakaproblema na tayo. Okay. So, para sa kanila, bahagi yun. Samantalang sa atin, no? Ano ba yung sinasabi, kasabihan, yung money is the root of all evil, no? Of all evils. Mali kasi yun, mali. No? Mali yun. According sa, hindi ko kabisado kung ano yung chapter ng Bible yun. Pero ang buo kasi nun, for the love of money is the root of all evils. It's not true that money is the root of all evils. Mali yun. For the love of money. Ika-clarify natin. Okay? Ganun kasi yon. Pero dito sa kanila, iba pala. Diba? Iba pala. Kaya pala, iba yung moral values nila sa atin. No?
hindi na ako nagtataka kung bakit nagkakaganon sila, no? Na kung titingnan mo, ay pasok nga yung tinatawag na caste system. Kaya pala umuubra sa kanila yung caste system na parang tanggap na lang na majority sa kanila. Kasi part pala talaga ng religion nila na magkaroon ng, I mean, of course, part yung caste system. Pero meron pa pala talaga silang apat na goals. Na parang inilalagay kagad the moment na nagkaisip sila na sa Hinduism sila, na yun talaga dinitik-tik sa isip nila. Okay? Next. Yan, moksha. Yan. Alam na natin yan. So yung moksha, ito yung the end of the death and rebirth cycle and class as the fourth. Ayan. And ultimate artha goal. Ayan. So ito yung moksha. Ito yung gusto ng mga members ng Hinduism and Buddhism na makawala sila dito sa ano, dito sa rebirth cycle ng moksha. 'Di ba? Para pagka nawala sila diyan, edi makakapunta na sila sa ano, sa Hinduism makakapunta na kay Brahman, no? No? Tapos sa Buddhism naman ay makakapunta na sa isang yes. Okay, sige. Kala ko may gusto magsalita. Okay, anyway. Ah, tapos dinagdag ko dito yung ano, yung tungkol sa yung paniniwala ng mga Hindu, no? Tungkol sa soul, no? Yung tinatawag na samsara. Yan, nabanggit na rin natin yan. Two weeks ago yata, nabanggit na. Okay? Yes, may gusto bang magsalita? Wala. Sige. Kasi may naririnig ako sumisingit eh. Okay. So, yung samsara, guys, ito yung process ng reincarnation. Yun yung term na yon. Yung process ng reincarnation. Okay? So, yung action at reaction mo, bumabase doon yung kung ano yung magiging susunod mong buhay, no? Kumbaga, paano ka nabuhay sa mundo, ganun, doon magiging ano yun, yun yung proseso ng kung paano ka itatakda sa susunod mong buhay, diba? Over and over again, i-rebirth ka hanggang sa ma-purify ka. Yan ang parang ganun ang konsepto ng Hinduism, yun, no? Okay. Next, punta tayo doon sa definition ng Dharma sa Buddhism, no? Sa Buddhism naman, sinasabi sa dalawang Buddhist schools which are Mahayana, ng Theravada and Mahayana. Theravada also known as Hinayana. Ang tinutukoy dito yung cosmic law and order or two Buddha's teachings. Yung cosmic law, guys. Pag narinig mo yung salitang cosmic, no? Ito ay may kinalaman dun sa parang outer space. Parang ang dating sa'yo, ay, nasa outer space. Yes, actually. Kasi nga, ang palagay nila, no? Ang palagay nila yung cosmic law na yun, yun ang nanggaling sa langit. No? Dahil yun ang nanggaling sa langit, yan ay divine. Yan ay dapat paniwalaan. Yan ay napakataas na uri ng batas. No? Yan yung cosmic law. Okay? So, ayan. Ayan, binabanggit dito. The Dharma is one of the three jewels to which Buddhist followers go for refuge. Yeah. Punta na tayo doon sa mismong, ito yung ano lang, introduction lang natin para malino yung tungkol sa Dharma. So, Dharmic religions, yung Hinduism at saka Buddhism. Okay. Tapos yung Buddhism ay nahahati sa dalawa na major sects. No? Yeah. Punta na tayo. Ayan. Punta na tayo doon sa mismong topic natin. Uniqueness and similarities. So, pagka pinanood din yung lecture ko, nakafocus ako sa similarities and differences. Okay? Tapos, habang pinapaliwanag ko sa inyo, makikita ninyo, ay yung uniqueness na hinahanap natin. Okay? So, ginamit ko yung, ano, yung GIF ni Shiva. Ayan, nakikita niyo dyan. Ay, hindi ata siya si Shiva. Siya si Vishnu, sorry. Kasi aapat lang ang kamay, si Vishnu yan. At saka dito sa kabila ay si Buddha. Ayan. Gumamit ako ng GIF para medyo hindi na bo-board yung mata ninyo. Hindi lang idadaan sa boses ko. No? Okay, similarities. Punta muna tayo doon sa similarities. Parang sila nang galing sa India. Okay? Yan, nakikita nyo, may animation pa yung ating ano, India. Ayan. Paano nangyari yun? No? Pinaliwanag ko na yun na nakaraan para sila nang galing sa India. Tapos yung India nung unang panahon ay hindi yung India ngayon. No? Politically speaking, geographically speaking, ang India ay nabawasan na. No? Kasi humiwalay na dyan yung Nepal, humiwalay na dyan yung Pakistan. No? So, before, magkakasama lang yan noong araw. Okay? So, ito, naghanap talaga ako ng ano,
ng mapa ng ano, ng mapa ng subcontinent ng India. Ayan. Tapos kung natatandaan niyo, pinag-aralan niyo sa Araling Panlipunan 8 at Araling Panlipunan 7 sa Asian at saka World History, yung tungkol sa mga ancient civilizations. Remember? So ano-ano yung mga ancient civilizations? Meron tayong Sumeria, which is the first civilization in the world, no? Yung Egyptian civilization, Greek civilization. Teka, yung Greek yata ay may iba yata tawag. Nakalibutan ko na. Greek civilization, tapos yung ano, yung civilization sa India, which is Indus, no? Yung na nagmula sa Mohenjo-Daro, Harappa, ganyan, no? Kung saan-saan. So, kasama ang India sa ano, sa naging cradle ng civilization ng araw. Although ang pinakauna ay yung Sumerian civilization na matatagpuan sa may bandang Iraq, no? May bandang Iraq. Ayan, ayan po yung picture. Ayan. So may banda roon, pag tiningnan niyo sa may northwestern part ng India, doon na matatagpuan yung tinatawag na Harappa, yung place na Harappa. So pag tiningnan mo mabuti, na pag sinuri niyo mabuti, guys, mapapansin niyo na natatag pala ang Hinduism, no? Kasi walang isang eksaktong founder yun, eh. No? Lumalabas na ang Hinduism pala, eh parang ang sabi kasi ng mga scholars, Antimano nandyan na yan. Antimano nandyan na yan. Kumbaga parang wala talaga siya formal na pagkakatatag. Kumbaga parang nag-exist na lang yan kasabay ng civilization ng tao sa India. Okay? Ganun yung sitwasyon niya. Okay? So, hindi siya kagaya ng Buddhism, hindi siya kagaya ng Christianity, hindi siya kagaya ng Judaism, na meron nagtatag talaga. Ito talaga wala. Okay? So, ito. Nilagay ko na yung ano details dyan. Okay? Somewhere in 2300 BC. Actually, it's BCE. Hindi na BC. Hindi na ginagamit yung BC. Okay. Tuloy tayo. Ito naman yung Buddhism. Ayan. So, ayan. Founded in the late 6th century BCE by Siddhartha Gautama. Hindi nyo kailangan, guys, na magsaulo. Yun yung lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. No? Bagamat history yung approach ko, pero hindi nyo dapat ugaliin na kayo yung nagsasaulo lang. Kasi actually, magandang skill. No? Kasi it's a skill na magaling ka magsaulo. Pero ang secondary lang yun. Pagka nag-aaral ka lang kasaysayan, antropolohiya, no? ng sociology, no? ng mga iba't ibang branches ng social sciences, wag lang doon ang focus kasi alam mo yun, maraming forgettable dates and names and places sa social sciences pero ang mas importante ay yung why and how. Okay, so eto yan. So ayan, eto yung mga detalye, no? Yung kaya nga ako, akong kagaya ko, hindi ko sinaundi, ano, ngayon ko lang nakita, basta ano ko sa may bandang Himalayan foothills sila, no? Pero ngayon ko lang nakita yung tungkol sa Lumbini, tungkol doon sa Sarnath. Anyway, basta alam ko nandiyan niya sa bibandang Nepal. Doon lang naman na tinatandaan ko, eh. And I survived. Actually, maganda rin naman yung resulta nun sa mga exams ko nung araw. Hindi siya kailangan. Well, anyway, share ko lang yon. Okay, next. Meron pa. Yung tinatawag na, meron silang ano, common sa kanilang dalawa, which are yung paggamit ng simbolo ng Dharma Chakra. Yung nakikita yung wheel, yung umiikot na yan. Ayan. Yan ang Dharma Chakra. No? Tapos, yung paggamit ng mudra. Ayan. So, guys, yung mudra, eh, hindi po yung salitang bakla na tumuto ko yata sa nanay na mudra. No? Yung mudra ay simbolo na parang hawig, guys, kung nanonood kayo ng, kaya lang, medyo oldies tong aking ano, eh, palabas na naaalala, yung masma nung araw. O kaya sa mga ninja. No? Tinitingnan ko nga yung, ano, eh, yung pagkakahawig niya ng mga ninja, yung may mga parang ganun-ganun sila, na parang mudra din, na simbolo. Kasi sabi ko, hindi imposible. Bakit? Kasi guys, ang Buddhism ay nakaabot sa Japan, eh. Sa East Asia. Hindi na ako nagtataka na na-impluensyahan ultimo yung mga nagpa-practice ng art ng mga ninja. Kasi meron sila impluensya, eh. Makikita nyo dito. Ayan. Iba pa yan. Hindi ko yata na isama. Meron yan dito, eh. Ay, hindi ko yata na isama. O hindi ko na save. Yung ano, tungkol doon sa mga mudra. Meron ako na-download na mga diagram. Anyway, yan, nakikita nyo dito sa mga, yung may mga mata na kamay.
No? Yan yung tinatawag na mudra symbols. Next, ito pa yung similarities, no? Yung tinatawag na meditation. Ayan, nakamudra, ano siya, yung kamay niya. So, yung tinatawag na yoga, ayan. Yung tinatawag na mantra, ayan. Yung mantra ng Hinduism at saka Buddhism nilagay ko dyan. No? Although, sabi nga dito, in different ways, no? Magkaiba sila ng paraan, pero nagkakasundo naman sila in such a way na pareho naman ang origin, no? Hindi nakatakataka na nagkakaganito kasi nga ipinanganak ang Buddhism sa gitna ng reliyong Hinduism. So hindi mo maiiwasan na may mga influences, no? Ah, ito pala, dito ko pala nailagay. Ito yung mudra. Ayan. Nagkamali ako ng pagkakasalansan, hindi ko naayos. Ito yon. Sabi lang nga ba, alam ko, nilagay ko yun eh. Okay. So makokorek ko na mamaya. Ayan. So iba-iba yan. Hindi nyo kailangan sauluhin yan, guys. Pero it's fascinating na makita yan. Kasi naaalala ko talaga yung ano, yung pagka gumagawa, yung pagka formation yun nasa Masman. O kaya kahit manood kayo ng mga ninja movies. Di ba may mga ganun-ganun sila na ginagawa sa kamay? Sabi ko, hawig na hawig dito. Ibig sabihin, sinusunod pala nila din yung, ayan, kagaya niya sa Naruto, marilig ka, chakra, di ba? No? May mga references na ganun. Ay, ibig sabihin pala, ang laki talaga ng impluensya, no? Ng budismo sa kanila at saka ng hinduismo. Na ultimo hanggang doon sa popular media, pumapasok. Nakakarating sa atin. Yun ang tatandaan natin kasi yun nga yun eh. And it's very popular. Hindi tayo aware na ayun pala yun. Akala lang natin basta mostra lang ng kamay yun. Yung pala may religious references. Diba? May religious significance pala yun. Yung mga napapanood natin, no? Okay. Ayan. So, natapos na tayo doon sa similarities. So, natatandaan nyo ba yung mga similarities? Sana naaalala ninyo. Sana nakapag-note kayo. Okay? Next, eto na yung mga pinagkaiba. So, ayan, gaya ng sinabi ko si Vishnu at saka si Buddha. Ayan. So, yung Buddha na nandito na nakikita ninyo, ito yung isang klase ng Buddha na celestial. No? Ano siya? God. God na Buddha yon, no? Okay? So, punta tayo dito. Hinduism was not founded by a single person, unlike Buddhism. Yan, nabanggit ko na yan kanina, so hindi ko na uulitin yun. So yan yung isa sa mga pangunahing pagkakaiba. No? Next. Ayan, so gumamit ulit ako ng G para umiikot-ikot yung subcontinent ng India, no? Para mas nakakalibang tingnan. Okay, Hinduism, mainly nasa India. Okay, tanda na. Tapos ang Buddhism, mainly nasa East at saka Southeast Asia. Ano yung East Asia? Ayan, nasa mapa na. Yung bandang China, ayan, Korea, no, Peninsula, Japan, na Mongolia, ayan. Yan na tinatawag na East Asia, no. Hindi ko na para pa sa ulo yan. Okay, yung Buddhism na yung Southeast Asia, ayan, syempre tayo yon. No? Kasama tayo diyan sa Southeast Asia. Ngayon, eto yan. Bakit yung Buddhism, no, na nag-originate sa India o sa present day na Nepal, no, ay unti-unting nawala sa India, but recently siguro in the past 80 or 70 years pa lang nagkaroon ng comeback sa India. Ano kaya ang rason? Kasi po, eto. Nung time, ganito kasi yan, yung Buddhism kasi, di ba nga, ang mga practices niya ay may pagkakahawig sa practices ng Hinduism. Ngayon, nang mamatay si Buddha, yung ibang mga kasapi doon, kasi yun nga, lumabas di ba yung Buddhismo, pumalat sa iba't ibang lugar. Yung mismong place ng origin ng Buddhism, parang hawig, guys, dun sa nararamdaman natin sa mga kabarkada natin. Kumbaga parang, halimbawa, yung sa magkakaibigan, pito kayo, tapos nag-iisa ka lang mahiling mag-aral, mahiling kumbasa. Tapos yung iba, text na ng text, Facebook lang ng Facebook, kumbaga walang ginagawa. Uy, tigilan mo na yan. Basa ka pa ng basa, oo, sama ka sa amin, kwentuhan tayo, di ba?
So parang ganon, guys. Siyempre, oversimplification lang yun. Pero ginamit ko lang siya as an example. Parang ganon ang nangyari. Kumbaga, may ang may Budismo naman sa India, kaya lang sa sobrang dami na nasa paligid na ang pinapractice ay Hinduism, at saka na hindi naging practical, hindi naging convenient, no? Ay unti-unting kinain ng population ng Hinduism yung populasyon ng Budismo. I mean, na-convert sila. Bakit? Eh, for convenience. Kasi, di ba, alam mo yon, hindi kakaunti lang kayo, tapos ang pribileyo, hindi ka naman makakatanggap ng pribileyo na pinipigay sa nagpa-practice ng Hinduismo. Pero guys, take note, hindi naman siya totally na-wipe out sa India. Kaya lang, nawala yung popularity niya, napapausbong nung time ng panahon ni Siddhartha Gautama. Alam mo kung sino yung malimit na sumali sa Budismo, no? Na sila yung minority. I mean, minority nga ba matatawag? Yes, well, somehow ganon. Eh, yun yung mga tao na yung mga untouchables na nasa paraya. Sila yung napakamalas na ipinanganak kasi taga-hukay ng kanal, no? Sila yung talagang nasa pinakailalim, nasa bottom sila ng caste system. Ngayon, dahil alam nila na in their lifetime, walang kapag-apag-asa na makalayas dun sa, na wala sila dun sa, umunlad sila. Kasi, di ba, sa Hinduismo, kailangan dumaan ka muna sa samsara, di ba? Mag-reincarnate ka. Yun ang pag-asa mo na mapunta sa mas mataas na level. At nakadepende pa dun sa action and reaction mo during your lifetime. No? So, ang ginawa ng iba, nung convert sila sa Budismo. Para ma-exempt na lang dun sa kalagayan nila sa lipunan na sila ay nasa pinakababa. Okay? Okay. Next. Aba, ang dami ko sinabi tungkol doon. Okay, differences. Ayan. Sa Hinduism, nare-recognize nila yung maraming gods. Ayan, alam na ninyo yan. So, marami silang gods. Na? Bagamat yung tatlo nilang gods, no, na binanggit ko dati, si Vishnu, si Shiva, si Brahman, hindi talaga sila sinasamba. No? Nare-recognize sila, pero hindi talaga wala sa kanila yung mismong matinding pagtatangi ng mga Hindu. Na kanino? Nandun sa ibang gods. Yan, na kay Ganesha. Yung si Ganesha, yung elepante ang mukha. Yan. Tsaka doon sa iba pang mga gods. Tapos, dito naman sa Buddhism, ganito yan, yung nabanggit ko sa inyo. Non-theistic siya. Kung titignan mo maigi, pero pagka as a general rule, no, non-theistic ang Buddhism, no. Yun na yan, ano, parang status yata ng Buddhismo. It's complicated, no. Mas malino pa sa Hinduismo, no. Pero pagdating sa kaso ng Buddhismo, kasi meron silang sekta na hindi naman nila kinikilalang God si Buddha, no. Kinikilala lang ng gusto kinikilala, pero meron sa Mahayana na ang tingin sa kanya ay God. Celestial nga siya, no? So, kaso, eto nga, sa Buddhism, nare-recognize nila na merong talagang si Buddha, no? Bilang, na parang may iba't ibang katauhan, no? Depende sa reality. Pero sabi nga dito, hindi sila nagpo-focus doon. Kumbaga parang hindi nakabatay, nakasalalay sa kamay ng Buddha na kinikilala nila, ang kanilang buhay. No? Sa kanila ay sinusunod nila yung base sa aral ni Buddha, yung kanilang pamamalakas sa buhay nila. At sa tulong na rin ng iba kasi, di ba, may konsepto ng bodhisattva. No? Yung mga bodhisattva, tinutulungan yung mga kapwa Buddhists sa Mahayana Buddhism. Next, ayan. Differences, ayan. It focuses on, Hinduism focuses on religious rituals. Pag tinignan mo maigi yan, yung dalawang yan, makikita mo na talagang masasabi natin napaka religious ng mga Hindu. No? Kasi talagang antindi nila pag nagsasagawa sila ng mga festival. Ganun sila eh. Kasi nakafocus sila sa religious rituals. Samantalang, ang Buddhismo, nakafocus sila sa ethical behaviors. Ugali ng tao. No? Kaya nga
maganda yung reliyon na ano, Budismo, no? Siyempre, pagtitingnan natin, kung ang gusto mo, self-improvement, gusto mo matulungan ng kapwa mag-improve yung sarili nila, yung matutong mag-concentrate, mag-meditate, ang ganda-ganda ng Budismo, kung gagamitin natin yung mga nakikita natin yan. Kaya lang, siyempre, choice natin, hindi tayo mga Kristiyano. Meron na tayo yan eh. Hindi na natin kailangan pumunta sa Budismo para ma-exercise siya. Kaya lang yung iba, baka ang feeling nila, eh, parang mas try nga natin, di ba? Teka, i-admit lang natin yung isang pumasok. Sino kaya yan? Ah, si Smiley. Smiley, late ka na. Okay. Sige, tuloy natin to. Kaya maganda tong jeep eh. No? Parang buhay na buhay yung ano eh. Buhay na buhay yung ating PowerPoint. Okay, next. Differences. Ayan, sira, binanggit ko na to. Ilang beses ko na binanggit to. At alam nyo na naman ito, no? Mula pa nung kayo ay high school, no? Junior high school, alam na ninyo yung caste system, no? At nabanggit ko na rin dati to na nung sinakop sila ng mga British, sinubukang alsin ng mga British yung caste system. Sa ibang mga portion, sa ibang mga lugar ng India, nagtagumpay ang mga British, no? Kaya lang ang problema, syempre, kailangan pagbigyan ng mga British yung mga puppet nila. At yung mga puppet nila, nag-enjoy sila dun sa privilege na ibinibigay ng caste system. Teka, tuloy natin. May narinig ako eh. Ay, mali. Ato, sino kaya yun? Wala. Ah, yun, okay. Si Desa. Aba, si Desa! Pero bagong gising yan. Okay. Biro lang ha. Okay. Tuloy natin, no? Kasi tandaan ninyo, guys, ang mga British, kahit gusto na ng pagbabago sa kanilang nasasakupan, kahit sinong colonial master, ganito yan, kahit ang panahon ng Roman Empire, hindi nila ginagalaw lahat ng bagay doon sa sinasakop nila. Bakit? Ang layunin nila, i-siphon yung lahat ng resources ng sinasakop nila para sa kanilang kapakinabangan. Which is naturally, ganun ang rules ng, ano, ng kolonyalismo. Eh, no? Makinabang ka sa kolonya mo. Ngayon, ang iiwasan mo dyan, magrebelde sila. Ayaw mo magrebelde sila, ayaw mo may pagtutol na magkaroon ng uprising. Ayaw mo nang ganoon. So, para makwel yan, para mapigilan yung ganyan na kahit anong klase ng pagtutol sa'yo, pagbigyan mo sila. Pagbigyan ng hilig ng walang ligalig. Ganon ang sistema. Kasi pag hindi mo ginawa yung kinontra mo ng kinontra, inassert mo lang yung gusto mo sa kanila. Diyan ka makakaranas ng rebellion. Okay? So, dito sa Hinduismo, no? Sa kanila, traditionally divide society with the caste system. Alam na natin yan. No? Given na yan. Pero sa Budismo, ayaw nila yan. Kaya nga ang tingin ng ano ng mga Hindu priests kay Buddha, si Buddha ay ano eh, bagamat sinasabi nila na yan ay reincarnation ni Vishnu, pero yung iba sa kanila, tingin sa kanya ay filibustero, parang ganon, filibustero. Ano siya eh, gumagawa siya ng gulo within. Yung kasi meaning ng filibustero, guys, ako kung naituro sa inyo, teacher niya nung araw, no? Parang nasa loob siya, tapos gumagawa siya ng inner conflict. Kasi kinokontra ni Buddha yung mga katuruan ng ano, Hinduismo eh. Kinokontra niya, tapos nagkakaroon siya ng convert. So nawawalan tuloy ng, okay lang na magpagkaroon ng conversion yung mga mamaya, pero yung talagang taahasang kinokontra mo yung paniniwala na nakagawian na, ibang usapan yun. Okay? So para sa kay Buddha, lahat daw ng tao ay equal. So even him, equal mo rin si Buddha. So pag tinignan mo maigil, oo nga no, kasi natatanda niyo yung tinuro ko sa inyo na ikaw mismo na nagpa-practice ng Buddhism, kaya mong marating yung antas ni Siddhartha Gautama Buddha. Mula sa pagiging bodhisattva, naging arahat ka. Tapos later on, yun yung sa panig ng Mahayana Buddhism, ikaw ay pwedeng maging Buddha, no? So anyway, balik tayo dito. Ayan, differences. Ayan. Hindi ako nakakuha ng chip eh, pero nakakuha ako ng magagandang litrato. Okay. In Hinduism,
naniniwala sila na believes that Buddha was the reincarnation of God Vishnu. Yung sinasabi ko kanina pa. No? Si Vishnu yung apat yung kamay. No? Si Shiva kasi mas marami. Ayan, nakikita niya sa larawan. No? Ayan, si Buddha, tapos katabi niya si Vishnu. No? So, tapos yung mga nasa paligid, yung mga asungot, mga ano rin yun eh, mga parang mga Buddha rin. No? So, anyway. Ayan. Pero sa Buddhism, naniniwala sila na si Buddha ay isang dakilang guro, isang dakila na guro na nakakita ng nakatagpo ng enlightenment, yung kaliwanagan, no? As a general rule, uulitin ko ha. Ganun kasi, ang pag tinanong mo mga Buddhist, hindi rin naman nila eksaktong aaminin, no? Pagamat kung iipitin mo sila, aamin din nila, no? Na hindi, mga kasama namin niniwala na si Buddha ay God din. Sa amin kasi sa sekta namin hindi, no? Kasi pagka kasi baka sabihin kasi eh sir, akala ko ba God siya, eh bakit diyan anong great teacher lang, no? Bakit ganoon lang yung tingin sa kanya, samantalang sa Hinduismo ano siya, God siya, reincarnation ni Vishnu, no? Eh kasi na ano eh, dynamic yung religion na to eh, no? Lalo na nung pumasok na yung ano, yung mga liberal thinking, liberal minded na nasa ng Mahayana. Nasa Mahayana, ano? Okay. Next. Ayan, let's try this. Nilagyan ko lang ganyan kasi di pa ako nakasubok lang ganyan. Sige, sulat naman, mabilisan na. Kuha kayo ng kahit anong writing implement dyan. Sulat ninyo. Ano yung pinagkapareho at yung pinagkaiba? Mabilisan lang. Sige. Sagutan natin ng mabilisan lang. Mabilis lang yan. Bigyan ko kayo ng, ano, let us say, 5 minutes. O, 3 minutes lang. Kaya na sa 3 minutes yan. Sagutin natin. Okay. Ako yung observed sa klaseng ito, sa subject na sa topic na to sa ano, maaasahan. Kasi yun yung umakma sa schedule. Ako naman kahit anong section kaya ko magpa-observe. Kasi magagaling naman lahat ng sections ng humans. Kaya lang sumakto kasi yung oras nila dun. Kaya dun ako magpa-observe. Yung kasi yung bakante si Mamadera. Okay na tayo? Good na tayo? Hindi nyo kailangan pahirapan na sobrang kompleto. Basta may draft lang kayo, pwede na yan. Sige, tingnan natin. May karugtong pa yan. May karugtong pa. Uy, umalis si Bernadette. Has left the meeting. Ayan. Bernadette Des has left the meeting. Ayan. Okay, stop ko muna to. Ayan. Para makita ko kayo. Di pa kasi ako nakakabili ng bagong monitor. Dapat 2 monitors ko. Para na nakikita. PowerPoint at nakikita ko kayo. Okay. So may 50. May ano pa tayo? Ayan. Oral na lang naman ang sagutan. Hindi naman kailangang hindi na kailangang isulat, no? I-chat. Hindi nyo kailangang i-chat. Okay, kung sino ang gustong sumagot, pindutin nyo raise hand. Dumuna tayo sa similarities. Okay, Pugoy. Parehas po silang nagpa-practice ng meditation. Okay, good. Ano pa? Okay, Milianes. Very good. Meron po silang Dharma Chakra and Mudra po. Okay, very good. Okay. Lalong isip. They both came from India po. Okay, very good. Sino pa?
Okay. Naubos nyo na ba? Baka... ano pa? Ano pa yung pinagka-pareho nila? Meron pa ba? Ayun, sagad na pala. Okay, dun sa ano naman, pinagkaiba? Kung sagad na tayo dun sa... Okay, Arsyaga. Sa Hinduism po, caste system. Tapos sa Buddhism, equality po. Okay, equal sila lahat. Okay, very good. Okay, ano pa? Milianes. Sa Hinduism po, they believe na Buddha is God. Tapos sa... Ay, sa Hinduism po, they believe Buddha is God. Sa Buddhism po, Buddha is a person of found enlightenment. Okay, okay. Sige. Yung ano, mas specific dapat yung ano, yung tama naman yung sagot mo, Milianes. Very good. Kaya lang sa Hinduism, naniniwala sila, hindi siya ay si reincarnation ng God na si Vishnu. Natandaan yan, ha? Ah, sige. Sige, ano pa? Ano pa naalala niyo? Okay, Joy? Si Hinduism po, wala po siyang specific founder. Pero si Buddhism po, may specific founder po, which is si Buddha. Okay, very good. Okay, Milianes, nagtataas ka ng kamay kanina. Sa Hinduism po, mainly po sa India. Tapos sa Buddhism po, is, ano, Southeast Asia saka sa East Asia po. Ah, okay, okay. Tama, tama yun. Sige. Sige. Sige, tuloy na natin. Very good. Ang ganda pala ito. No? gagawin ko na ito lagi sa mga, ano ko, sa mga klase ko. Maganda yung student participation. Sige. Kasi siguro, ano, siguro, ewan ko lang, ba't parang ang saya-saya ko lang ngayon. Anyway, thank you ha. Teka lang, i-ano natin, i-present natin ulit para makita nyo. Okay, very good guys. Good mood ako ngayon. Alam nyo ba, wala pa akong tulog. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Siguro nag-enjoy lang talaga ako sa lesson. Okay, eto. Tapos na tayo sa ating Venn diagram. Tuloy na natin. Okay. Punta na tayo sa influences, no? Influences of Hinduism and Buddhism to the world. So, ito muna tayo sa Hinduism. No? So, pagdating sa influensya nila, ipinapakita dito na kasama sa top 3 na religion sa buong mundo yung Hinduismo. Hindi na katakataka yan kasi kung titignan mo, majority no ng population ng India, ng subcontinent ng India ay mga Hindu. At kung titignan mo, yung population nila, kasama yata sila sa top 5 sa pinakamalaki ang populasyon sa mundo. Napakarami kasing tao dyan. Kaya naturally, siyempre, papasok sila doon sa top 3. Hindi nakatakataka yun. Okay? Tapos, malaki ang kanilang, hindi lang yun ang kanilang influensya. Makakikita din yung mga, may mga inihanda ako dito. Eh. Okay. Ayan, may mga statistics tayo. Sige, okay lang yan. 14% world population. Okay? So, punta naman tayo doon sa kay Buddha. Ayan. So, the influence of Buddha on world history can hardly be overestimated. Ayan. His teachings and organization influenced religion and philosophy in China. It reached as far as Japan, no? Ganito guys, yung Shintoism, no? Pag-uusapan natin ang bukod yon, guys, kasi may bukod na topic yon. Pag tinignan mo maigi, yung mga gods ng Shintoism ay marami doon ay mga gods ng Hinduism. 'Di ba? Makikita niyo, oh, bakit ganoon? Eh kasi nga yung impluwensya ng ano ng dalawang major religions na matindi na to the point na even yung ibang religions na impluwensya niya. Okay? At makikita niyo yan, yung ano daw yung kultura no, yung kultura, architecture, yung architecture ng Borobudur. Hindi ko na nga lang nailagay yata dito yung Borobudur. Ako ko familiar kayo, yung mahaba na ganoon, mga yung temple siya, yung parang bilog-bilog na ganoon. Buddhist temple 'yon. Buddhist temple yon, no? Tsaka yung mga stupa na pinatayo ni ano ni Ashoka, no? Nung Mauryan dynasty, Mauryan empire. Yan. May impluwensya sila sa architecture. Ganun yung ano, nag-iimpluwensya ni Buddha. At tsaka pagdating doon sa values ng tao. Yun na nga yung mga binanggit ko sa inyo dati pa na ultimo sa mga Chinese, so sa atin nakarating sa atin yung tungkol doon sa Feng Shui, no? Pati yung mga kwento ng Chinese zodiac sign, na kung saan nakakarating si Buddha. Diba? Kasi parang, siguro ganun lang talaga siya ka-popular. Na parang hindi ba siya kasing popular ni Jesus, pero parang second sa popularity pagdating sa pagiging religious leader. Well, of course, pwedeng questionin ng
sa Islam niya. Hindi, pa, ano, next popular si ano si Muhammad, di ba? Di ba? So anyway. Ayan. Ito pa. Ayan, sinabi ko na sa inyo yung ay, nagkamali ako spelling. Meditation. Sorry. Meditation dapat yan. Okay. Yun, nabanggit ko na kanina yung influences ng, ano, ng both ng Hinduism at saka ng Buddhism. Yan. Yoga, mantra. No? So, sasabihin, ano ang mantra natin? Di ba? Sasabihin, ibig sabihin lang naman, moto. Minsan, moto ako ibig sabihin. Pero actually, hindi. Okay? Ayan! So, ito, sa popular media, ito yung influensya ng, ano, ng Buddhismo, no? Tsaka Hinduismo. Nakikita niyo yan, yung nasa left side natin, sino yan? Si Dalsim. So, kung nakapaglaro na kayo ng Street Fighter, kahit yung Street Fighter ngayon, no? Si Dalsim may isang, yung nagpa-practice ng Hinduism. Tapos may kapangyarihan siya na apoy, yung nagpapalabay siya. Tapos mahaba yung braso niya, paata niya. Okay, nakakatawa na karakter yan, pero hindi ko paboritong karakter yan pag naglalaro ko Street Fighter. Okay, tapos yung pinakasikat na karakter dito, yan, yung naka-avatar state na si Aang, yung kahuli lang airbender ng time na yan, okay? Naka-avatar state siya na nakokontrol niya yung, ano, yung mga elements no sa buong mundo. Na pagtingin mo, ito nga pala, take note, yung avatar, no, even yung avatar ni Aang at saka yung kay Korra, no, pag tinignan mo maigi yun, ang dami-daming elemento ng Budismo at saka Hinduismo doon. Tapos yung Oriental culture, nandun talaga. Bagamat ang itsura nila, ay hindi naman sila mga mukhang Oriental, no? Kasi mukha silang ano, parang American cartoon na parang isinalpak sa isang mundo na parang Oriental yung culture, di ba? So yun yung matinding influensya at malaki ang tulong, no? Para mas maipalaganap yung tungkol sa reliyon na yan, ang hindi isinisiksik sa mind ng tao na itinuturo yung reliyon. You know what, ang gustong-gusto ko, yun yung reason kung bakit nagustuhan ko pa yung Aang, no, kay Avatar Aang, no? Yung cartoon series ng Nick. Kasi naituturo niya yung kultura, naituturo niya yung tradisyon, naituturo niya yung reliyon, nang hindi siya parang ano, yung doctrine na lang style. No, naituturo siya sa paraang entertaining, no, paraang mas ma-appreciate kahit ng bata, no. Okay. Ay, ito pa. Ay, syempre hindi mawawala yung paborito kong banggitin lagi sa inyo kahit ang umpisa pa lang ng lesson natin. Shaolin martial arts. Ayan, influensya ng ano ng mga ng Budismo 'yan. Syempre, primarily mapapanood dahil sa China, no. Sa mga Chinese movies, I mean, no, Hong Kong movies, ayan. Kinatawaan kong gamitin yung ano yung jeep ng si Mr. Bean. Yeah, actually it's Johnny English, ayan. Okay. Thank you guys. That's the end of our lesson for today. Ayan, sakto, may konti pa tayong oras pero that's the end of our lesson. Okay? Thank you very much. Teka, kailangan natin mag-picture taking, mag-ano, print screen. Sana lagi ako ganito kasaya. Sana all. Sana all the time. Okay, sige. Sa mga gusto mag-open cam dyan, mag-open cam na para sa ating print screen. Screen grab. Teka, save ko lang yung ano, attendance natin. Baka mawala. Alam mo, may mga bagay na pag nawala, mahirap hanapin. Okay. Sana ba yun? Ayun, mga mag-open cam. Si Castillo, nasaan? Ayan, nag-open cam. Ayan. Sige. Okay lang yan. Wala naman pilitan ng open cam. Pero nakakatawa makita kayo kasi hindi nyo man ako namimiss pero ako namimiss ko kayo. Gusto kong makita mga estudyante talaga. Sana maging okay na. Sana makaranas kayo ng graduation na physical. No? Okay. Thank you. Ano tayo? Print screen. Talaga hindi ko maalis yung print screen. Screen grab. Okay. Ready? One. 2, 3. Okay. Okay, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you.